we were well disciplined na those times na sinusunod namin talaga yung Biblia na parang talagang sinunod na namin na yung takot ka na ba na magkamali, magkasala, parang ganun. The whole family gets involved in the ministry. So yan na yung, ako na yung mga leader ng young people. We go Bible study, gabi, mapagabi, mapaaraw, weekends. Marami kami may mga Bible study. I want to become a lawyer, CPA lawyer that time. Yun ang gusto ko. Walang budget. Nag-rent ako ng piano. So from 8 o'clock in the morning to 8 p.m., nagtutura ako ng piano classes for 100 pesos an hour. Punta ako ng Baguio, nag-aral din ako ng college. So, ganon. Ngayon, eto na, nung third year na, nagkalokolo ko na. Doon na, na-meet ko na yung, ano, yung tatay na ng mga anak ko. Nung sinagot ko, naging kami, yun na. Inalam nila lahat yung pagkataon niya. So, syempre, nalaman nila na may asawa, kasal. Syempre, against. So, yun, naging kami. Hanggang sa nagalit si Papa, pinalayas ako sa bahay. Nagsama na kami sa bahay nila. Yung mother niya, tinanggap ako. Ang sabi niya, kung kayo hindi tinatanggap ng magulang mo at ayaw kayong basbasan, ako, tinatanggap ko kayo. So, I stayed there. Yeah, after 2 years, nagkaanak kami, si Wayne, yung panganay ko. January 20, dumating sila sa bahay, dala-dala nila yung malaking jeep. Sabi na, uuwi ka na ngayon din. Gusto nila na talagang makalimutan ko yung ama ng bata. And then, after 6 months, sabi ko, kailangan kong tapusin yung course ko para makagraduate ako ng college. Di last chance, dinala uli ako sa Baguio, balik ako sa school, enroll ako. Nag-shift na ako ng banking and finance para graduate. Hindi ko na tinuloy yung accountancy. Siyempre, anong hinanap ko pa rin yung tatay ng bata ba? Running, di ba? Abnormal. Di nagkita kami ganyan. Sabi, Jinx, bumalik ka na, namimiss ko na kayo pati yung bata, gato ganyan. Bumalik ako dun sa husband ko, lalong nagwala yung mga magulang ko. So, doon na yung galit nila to the max. So, doon na yung time din na lagi na kami nag-aaway ng husband ko. Lagi na siyang naglalasing, nananakit na. Saan ka pupunta? Tropa ko, bakit? Kaya ngayon na, bakit ka alis? Ano, gusto mo? Gusto mo dito ako? Hindi na naging magandang takbo ng buhay namin dalawa. Graduate ako, nagkatrabaho ako, napasok na ako ng may black eye. Tama na! Tama na! Gusto sa'yo? Tama na! Ha? Ano ha? Papalaga? Ha? Ha? Sabi ng mama ko, alam namin na mata ka na niloloko ng asawa mo. Dahil nakita rin ng kapatid mo yan sa palengke na may kasamang babae. Ikaw lang hindi naniniwala na ayaw mo talagang maniwala. So sabi ko, iharap mo na yung babae mo, mag-usap-usap tayo ngayong araw na to. Kakong gansan, nakalive ako ng 3 days. Alam ko may babae ka. Wala akong babae. Siguraduhin mo lang kasi pag nahuli kita, papatayin ko kayong dalawa. Pagpatayin mo? Maya-maya, may nag-text sa akin. Siya, na wrong send yung text niya. May ibang ka-text na wrong send. So sabi niya, malapit lang ang bahay ko dito sa ganitong lugar. 5 minutes after na nag-pray ako. Second floor talaga ng apartment. Nakita ko yung asawa. Kakatatapos niyang kumain, nilapag niyang plato niya sa lababo. And then yung lababo, may mirror. Galit pa yung babae. Asan yung asawa ko? Sabi ko, pagtingin ko dun, walang buwelo. Pagkahila ko sa kanya, nakita ko kagad yung kutsilyo. Sasaksakin ko dito, sa liig talaga, dito talaga, para mamatay. Talagang papatayin ko, hindi ko bubuhayin yan. So, nabali ang kutsilyo, lumipad. Tumama sa belt ata niya. Oo, siguro sa belt, hindi ko alam. Lumipad yung kutsilyo, biglang parang may humampas ba sa ulo ko na bigla akong natauhan kung ano yung ginagawa ko. Kulong! Laban ng husband ko, ikulong ako. Frustrated murder, ikukulong. Ayaw kang ikulong ng hepe. Sabi nung hepe sa kanya, Boss, aregloin na lang natin, kawawa yung mga anak ninyo. Sabi ng kanya. Di, parang medyo lumambot yung puso niya ba nung sinabi niya yung mga bata. Following day, biyahe ko mga anak ko. Tara sa summer. Sinalubong na kami sa summer. Nag-rent na kami ng boat. Hanggang makarating ako nun kay mama. Malungkot, masakit sa loob ko. Lahat na, nagsama-sama na, lahat ng sama ng loob. Everyday akong lasing. Everyday ako lasing. Sige, inom na inom everyday. To the extent na umiyak na yung mga anak ko, Mama, bakit ganyan ka na? Bakit ka laging lasing? Wala lang si Daddy, naging lasinggera ka na. Ganun na yung mga bata. So, medyo natauhan ako. Tawag ako kay Boss. Boss, sabi ko, ano, paano ba yung work ko? So, sabi ko, Boss, lipat mo ako. Sabi ko, Davao or Cebu? Sabi nila, maganda ang Cebu, so you go to Cebu. Saturday prayer meeting,
It's my first time to join prayer meeting after 17 years. Parang nung pag-attend ko ng prayer meeting, ay wow, parang kakaiba. Parang weird ba? Parang weird sa akin na nasa loob ako ng church na ganun, tas ganun kadami yung crowd. So dun na, nag-start na. Then Sunday, parang ordinary member lang ako na ganyan. So sabi ko, Lord, maraming salamat because I know for 17 years, talagang iniyakan ko to hanggang dun sa dorm. For 17 years ka ako, I know that I was living in sin na pinipilit kong ituwid. Sabi ko, pinipilit kong ituwid, pinipilit kong mabuo yung family namin. I know it's wrong, pero gusto ko, saka gusto ko kung matuwid siya, I lived in sin for a long time. So yun, parang bumabalik ba yung dating saya ko sa Panginoon dati na I was so on fire before na namatay, tapos ngayon parang nabubuhay siya. Hindi ko kayang isulat sa papa ko na I'm sorry. It's very difficult for me to say I'm sorry to my papa. Sisimulan ko, hindi ko siya nakukumpleto. So after 3 days, finally nakomplete ko yung letter. So sabi ko sa papa ko, dear papa, I know we had a lot of rough times together. Life has been very tough between the two of us. But right now, as I move on to the next chapter of my life, sabi ko sa papa ko, the first thing that I would like to ask you is, please forgive me for what happened. Forgive me for all the things that I have done. Parang ang gaan nung loob ko after na-send ko yung letter. Parang wala. Hindi ko alam. Parang magaan na lahat. Nakaka-move on na ako. Finally, nakaka-move on na. Okay na rin ako sa work ko. Okay na rin ako sa church. I'm happy that I'm playing the piano again in the church. So looking forward talaga na ano, looking forward na talagang magamit uli ako sa ministry. Kung ibabalik natin doon sa time na yun, no, na alam ko na married yung husband ko, hindi ko na dapat pinasok. You know? Kasi, you know, yung nangyari sa akin ngayon, no, na I felt the pain, actually, I realized na ano, parang bumalik sa akin. Sabi ko, Lord, is this how his wife felt when we became partners? Yeah. I asked that to God. Lord, sabi ko, it's so painful, sabi ko, ang sakit-sakit, sabi ko. Now, Lord, siguro ko ganito yung naramdaman nung wife niya nung naging kami. Sabi ko, and it hurts me so much. Sabi ko, and Lord, sabi ko, hindi ko alam kung dapat kitang pasalamatan na nasaktan ako ngayon, ako, or dapat ba akong magalit because I'm so hurt. Pero sabi ko, I'm thankful dahil minulat mo yung mga mata ko sa kasalanan din ako. Just stop the love that